Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Helcias, nakita ko sa templo ang Panginoon, ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan na binasa naman nito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Helcias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdoteng Helcias, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na, si Safan, at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, isanggunin ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Josias ang matatanda ng Huda at Jerusalem at sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon,
ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa akin. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod, buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa poon ay manatiling, siya'y sa atin lalagi. Mamumungang maluwalhati. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na tao na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabubuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Hesus sa Sareno. Pinabati, pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus sa Sareno. Ang mabuting puno ay laging magdudulot ng mabuting bunga. Kung ano ang puno, yun din ang bunga. Ito ang napakahalata na paalala turo sa atin ni Hesus sa Sareno. Bagamat alam natin na minsan ay mahirap mapagtanto, mahirap makita ang bunga sapagkat may paglilinlang, may animoy pag-iiba, kaya nga't mas lalong higit na kailangan ang taimtim na pagdalisay, pagninilay at pagsusuri kung ang bunga talaga ay naangkop sa puno. Tayong lahat, halimbawa, sinasabi natin, at ito naman ay pawang katotohanan, tayo'y mga anak ng Diyos sapagkat tayong lahat ay binyagan. Tayong lahat ay mga Kristiyano at lalo tayo na nagpupunta dito sa Quiapo, sinasabi natin tayo'y mga deboto, mga alagad, mga mananampalataya ni Hesus Nazareno. Ngunit, saan ba talaga nasusukat ang pagiging deboto? Saan ba talaga nalalaman kung sino ang mananampalataya ni Hesus Nazareno? Kadalasan, masasabi natin, oo, nakamaroon yan. Naka-t-shirt siya ng Nazareno. Nakasuot siya ng medalyon ng Nazareno. Lagi yang may dalang imahe ng Nazareno. Ngunit, doon ba talaga makikita kung sino ang deboto ni Hesus Nazareno? Nagsisimba yan. May dalang rosaryo yan. May dalang nobenaryo yan. Nakasuot siya ng eskapularyo ng mahal na birhen. Katoliko iyan. May dalang Biblia iyan. Umaattend niya ng mga prayer meeting at Bible study. Kristiyano iyan. Nagpupunta din yan sa iba-ibang mga simbahan. Naniniwala yan sa Diyos. Yan din ay totoo maging sa mga ibang tao ng ating ibang pananampalataya. Alam natin, halimbawa, lalo na dito sa ating sa Quiapo, kung ano ang itsura ng Muslim. Sa ibang bansa, makikita natin sino yung mga naniniwala kay Buddha. Sino ang mga Hudyo, ang ibang mananampalataya. Batid din naman natin na sa ibang pananampalataya ay naniniwala din sila sa mga pinahalagahan natin katulad ng katotohanan, katarungan, kawanggawa, kapayapaan. Ngunit alam din natin, maging sa ibang pananampalataya ay nagkakaroon din sila ng ganoong suliranin. Sino nga ba ang tunay na nananampalataya?
sa Israel ngayon, alam natin, ang nag-aaway din mga Hudyo at Palestino na mga Muslim din. At pareho rin silang naniniwala sa kapayapaan na galing sa Diyos. Sa Ukraine, na nilalabanan ng mga Ruso, karamihan din sa kanila, parehong Kristiyano, pareho ding naniniwala kay Jesus. Pero alam din natin kung gaano araw-araw may namamatay at ang mga nagpapatayan din ay mga Kristiyano. Kaya nga natitiyak ko kung mayroon mang nakasasakit sa puso ni Jesus sa Sareno, hindi yung pako na ibinaon sa kanyang kamay sa krus, hindi yung sibat na itinusok sa kanyang tagiliran nung siya'y nakabayubay sa krus. Ang mas nakasasakit sa puso ni Jesus sa Sareno ay ang makita ang kabalintunaan sa kanyang mga alagad. Ang makita ang pagkakaiba sa pamumuhay at paniniwala sa mga taong nagsasabing naniniwala kami sa iyo. Kaya nga't maging ang ating mga Santo Papa, kanilang sinasabi, ang paghihiwalay, ang di pagkakaisa ng mga Kristiyano, ang pinakamalaking balakid sa paninampalataya at paniniwala kay Jesus. Kaya nga, ang ating mga sarili ay maganda rin nating tanungin, tunay nga ba talaga ang ating pagsunod sa Kanya? Nagsisimba po tayo, pero hindi tayo nababahala kapag nakikita natin ang kawalan ng katarungan, kapag nakikita natin naapi ang ating kapwa. Nagsisimba tayo, pero hindi tayo nababahala sa mga kasinungalingan na umaaligid, ang fake news. At minsan, ito din ay nanggagaling sa atin. Nagpo-prosesyon tayo, pero nag-aaway-away din. Nagsisiraan din. Nagdarayaan din. Ito ang mga kabalintunaan na hilingin natin sa Panginoon, tulungan tayong dalisayin. Sasabihin natin Katoliko, pero nagpapalaglag ng bata, hindi naniniwala, sagrado ang kasal, hindi naniniwala na dapat nang tanggalin ang death penalty. Ito lang ang ilan, mga kapatid, sa mga bagay-bagay na nais nating suriin. Nakakalungkot mang isipin na tayo, sinasabi nating Katoliko tayo, ngunit ang korupsyon, pagnanakaw, pandaraya sa ating lipunan ay ganun na lamang kataas. Kaya nga tuloy minsan nga ang mga hindi Katoliko, hindi Kristiyano, kasabihin nga nilang mas mabuti pa nga sigurong wag na lang magsimba, wag na lang maniwala sa Diyos. Sapagkat aminin din natin, minsan makikita natin sa ibang lugar, oo nga po, hindi sila naniniwala sa Diyos, pero hindi sila nangaapi ng daraya, ng lalamang sa kanilang kapwa. Kaya nga't hilingin natin sa Panginoon, tunay siyang manahan sa atin. Sapagkat kung tunay siyang nasa atin, hindi pwedeng hindi tayo magbunga ng mabuti.
siguro nga, kaya hindi nagbubunga ng mabuti, hindi ho kaya hindi pa talaga nakatanim si Jesus sa sareno sa atin? Dahil nga, totoo naman yun, kung ano ang puno, yun ang bunga. Baka nga kaya, hindi pa siya ang puno sa ating buhay. Baka nga kaya, iba pa ang binhi na nakatanim sa ating puso. Bagamat sa panglabas, parang nakatanim siya, pero hindi pala. Kaya pala, hindi pa rin siya ang nagbubunga sa atin. Kaya nga't mahalaga, suriin lagi ang panloob. Kung ang tunay na nagahari, kung tunay na nakatanim, kung tunay na nasa atin si Jesus Nazareno, ang kanyang kabutihan, ang kanyang awa, ang kanyang katotohanan, ang siyang lalabas, makikita at gagawin natin. Mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ang aming paniniwala, ang aming paglilingkod, ang aming pagdedebosyon ay hindi lamang panglabas, hindi lamang dahil may hinihingi kami, kung hindi kami tunay na sumusunod, sapagkat kapag kayo ang puno sa aming buhay, kayo rin ang magiging bunga sa aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sandibutan. Ang ating tugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan, naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya tungo sa daan na naghahatid sa pinahahalagahang pag-ibig, katarungan, at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha, naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mga mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga galit ng mga taong na biktima ng kawalang katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang mga may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao, nawa ay ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang pagsusumikap. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama namin sa langit, Ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
aming alam sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak niyong kaloob upang guntain ang iyong buhay na ialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami minsan nagiging deboto at kristyano sa salita lamang, sa panglabas lamang, samantalang sa aming mga pamumuhay at gawain, ito ay taliwas, hindi alinsunod sa iyong kalooban. Linisin niyo po kami, Panginoon, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating puno, pinagmumulan at tinutularan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paraw ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paraw ng liminister. Sumunod po tayo. My strength, you guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins, Jesus, my Savior. Proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of love. I will submit my life to you, to serve you all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins, Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa ating misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa at patuloy nating ipagdasal ang ating bayan, lalo na ang ating mga pinuno, lalo na mga mambabatas, upang ang pananampalatayang ating pinaniniwalaan, lalo na ang ating pagmamalasakit sa buhay mag-asawa ay maitaguyod at hindi magtagumpay, lalo na ang diborsyo at pagsira sa ating pamilya.
kung hindi pa si Jesus Nazareno ang nagiging bunga ng ating buhay, kung hindi pa siya ang naipapakita ng ating salita at gawa, baka hindi pa siya ang tunay na puno ng ating buhay. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay at ipamahagi ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, alam mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisan aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaral ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaral ka Padre Jesus Nazareno, inaralan